Well, now is the continuation of my study regarding factoring. Pero ngayon naman is yung box method naman ang ating inaaral. Pero syempre, ginagamit pa rin dun yung AC method. Yung A times C method is ginagamit pa rin yun. Minumultiply yung numerical coefficient ng A at saka yung constant. So, ginagamit pa rin siya. So, ang kagandahan lang nun is yung first column ng box at saka yung right column, yung huli, yun yung number na given na. Yung unang column at saka yung pang-apat na column, one and the first column and the fourth column, ililista mo na lang doon yung given. Yung A at saka yung C. Yung second column and yung third column reserved dun sa factors ng middle term. So, ililista mo lang din yung middle term doon. And pag negative yung A, hindi pwede. So, i-multiply mo ng negative 1. That makes the negative positive and that makes negative positive and that makes positive negative. So, magbabago yung sign ng middle term once na multiply mo ng negative 1. Para mabago yung sign ng A mo na dapat positive. Yun yung rule. Dapat yung numerical coefficient ng A dapat positive and hindi equal sa 0 para mag-work yung factor. So, yun lang naman yun. So, maganda yun. Kumbaga, factoring is maraming ways. So, dapat master ko yung lahat ng yun. Master ko lahat yun. Dapat alam ko lahat yun. Just like in basketball na dapat marami kang alam na tira at marami kang alam na marami master mo yung iba't ibang defensive schemes individually para mas tough mo yung kalaban. Not only scoring against the opponent but defending against the opponent. So yes, yun lang po.